Umaabot langit ang pasasalamat ni Lynette dahil okay na si Analyn sa school, kaya nagpunta ito kay Dean para magbigay ng ulam bilang pasalamat. Sa kasamaang palad, muling nagtagpo ang landas ni Lynette at Moira dahil magbibigay rin si Moira ng pagkain sa Dean bilang pasalamat. Pasasalamat ni Moira na hindi pinaralsik ng Dean ang anak niyang Mandaraya dahil magkaibigan sila at biggest donor siya sa school. Ang sabi nga ni Lynette, iba talaga ang nagagawa kapag mapera ka. Dahil hindi ka pwedeng patalsikin kahit nahuli ka na may kodigo. Hindi naman maiwasan ni Lynette na sabihin kay Dean na sana ay mapagsabihan ang may-ari ng kodigo pati ang mga magulang nito. Dahil hindi naman tama na magdodoktor ang isang tao na peke ang kanyang kaalaman at walang mararating sa buhay ang Mandaraya. Parang umusok ang tenga ni Moira nang marinig si Lynette dahil natamaan siya nang sinabi nito na kinukonsente ang mali ng anak. Kaya nagtanong si Moira kay Lynette kung perpekto itong magulang na ipinagtataka naman ni Lynette dahil sa reaksyon ni Mrs. Tanyag. Hindi naman nakasagot si Moira nang tanungin siya ni Lynette na kung tinatama nito kapag may maling nagawa ang kanyang anak. Kaya nang umalis na si Moira, humingi na lang ng pasensya si Dean kay Lynette dahil mainit ang ulo ni Mrs. Tanyag kaya ganun siya. Sa isip ni Dean, may karapatan si Lynette na malaman kung sino ang may-ari ng kodigo dahil napagbintangan ang anak niyang si Analyn. Kaya huminga ng malalim si Dean at ipinagtapat kay Lynette ang totoo na anak ni Mrs. Tanyag na si Zoe ang may-ari ng kodigo. Malalaman na kaya ni Lynette na si Zoe ang nag-frame up kay Analyn? Ano kaya ang gagawin ni Analyn kapag nalaman niya ang totoo? Abangan.